Kay Soto nagsimula na mag-ensayo sa bago nitong kupunan sa NBL ng Australia na Adelaide 36ers. At maliban kay Principal Singh, lahat ng Team Ignite players maglalaro sa 2022 NBA season. Naging epektibo nga ba ang pathway program ng NBA G League? Yan ang ating pag-uusapan para sa video natin na ito, mga ka-hoops. Pero bago yan, mga ka-hoops, ay huwag niyong kalimutan mag-like at mag-subscribe at i-follow ang ating official Facebook page bilang pag-suporta dito sa ating channel. So ilang buwan na nga inaabangan ng mga NBA fans at ang mga kapwa nating mga Pinoy basketball fans ang development program ng NBA G League, lalo na nang mapili ang ating pambato na si Kay Soto na maisali sa pathway program na ito ng mismong minor league ng NBA. Yes, ang tinutukoy ko nga dito, mga ka-hoops, ay ang G League Team Ignite. Base kasi sa naging goal ng programang ito ng G League para sa mga top high school players noon, ay lahat ng mga malalarong sasali dito ay gagawing ganap na mga pro players para nang sa gayon pagpasok nila sa NBA ay hindi na sila mahirapan sa sistema ng liga. Kung kaya't sa pagsali ni Kai noon sa Team Ignite ay luminaw ang NBA goal ng bata natin. Ngunit sa mga sumunod na mga buwan ay nakita natin ang tila worst side ng pagsali sa isang programa kasama mga kapwa mo yung top NBA prospect. Dahil nga dito natin nakita ang pag-prioritize sa mas mataas na mga ranking ng mga malalaro pagdating sa pagbibigay ng mga magagandang plays at mahabang playing time. Kaya nga siguro hindi na itinuloy ng kampo ng ating pambato ang pag-develop ng kanyang laro sa kupunan ng Ignite at ito na nga pinili niya ang Australia. Pero kung sakaling tinuloy kaya ni Kai ang pathway program na ito, makakapasok kaya ito sa NBA? At kasama sa tanong na ito, ay epektibo ba ang new pathway program na ito ng NBA G League? Well, base nga sa mga updates natin sa buong squad ng Ignite, ay lahat naman sila ay dinala o inilapit ng G League sa NBA. Si Green at Kuminga pasok sa top 10 picks ng 2021 NBA draft. Si Isaiah Todd naman ay sure na sa Washington Wizard para sa 4 na taong kontrata. Si Deshaun Nix naman ay medyo naging 50-50 ang career dahil naging undrafted ito, ngunit kinuha naman ito ng Houston Rockets habang si Singh ay napagbigyang maglaro sa NBA Summer League para sa kupunan ng Sacramento Kings at nakatikim pa ng kampiyonato. Kung kaya't para sa akin ay naging epektibo naman at ibinigay naman ng Ignite ang lahat ng tulong upang mailapit ang mga malalarong ito sa kanilang NBA goal. At syempre, ang kasunod na kabanata nito ay magbabase na lang tayo sa performance ng bawat malalaro. Samantala sa ibang dako ng ating balita, Kay Soto nagumpisa na ang pag-ensayo sa kampo ng Adelaide 36ers. Yes, finally mga ka-hoops, ay nagumpisa na nga ang pag-ensayo ng ating pambato na si Kai Soto para sa bago nitong kupunan sa NBL ng Australia. Matapos ang medyo mahabang bakasyon ni Kai kasama ang pamilya at kanyang mga kaibigan, ay balik sa mabigat na pagsasanay si Kai para ituloy nito ang kanyang basketball career sa Australian Basketball League. Matapos ang ilang araw na quarantine sa isang hotel sa Sydney, ay tumungo na si Kai sa South Australia na bagong training gym ng Adelaide 36ers na the Port Adelaide Recreational Centre. Makikita dito sa My Day ni Kai sa kanyang official Instagram account ang venue kung saan ay mag-ensayo si Kai at ang buong team ng Sixers. Maganda ito mga ka-hoops dahil tulad nga ng paulit-ulit kong sinasabi ay importante ang bawat araw sa Adelaide para makabisa nila ang kanilang sistema at makabuo ng solid chemistry. Alam naman natin siguro na halos lahat ng mga malalaro ay bago mula kay Kai sa next star player nila at sa mga international import nila. Sa ngayon ay may malaking problema ang kinakaharap ang kupunan ng Adelaide at si Kai dahil sa biglaang pagbitaw bilang head coach ng team ni Coach Connor Henry na maraming nagsasabing makaka-apekto daw sa development ng ating pambato. Kung kaya't ating abangan at tutukan ang mga bawat update natin sa journey ni Kai sa Australia at kung sino ba ang magiging bagong coach ng 36ers na po pwedeng makatulong sa development ni Kai Soto.